Bago natin simulan ang talakayan, inaanyayahan ko muna ang lahat na magsitayo para sa panalangin. Ang panalangin ay pangungunahan ni Sign. Handa na ba ang lahat na matuto? Bago ko tuwirang ilahad ang paksa ng ating aralin, may ipapakita muna ako sa inyong mga larawan. Ngayon, ano-ano ang pumapasok sa inyong isipan nang makita ang mga larawan? Bakit kaya nahuhumaling ang iba na subukan ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot? Magaling! Ngayon, bilang layunin, inaasahan na pagkatapos ay nauunawaan ng mga mag-aaral ang binasang komposisyong expository. Pangalawa, nakapagbibigay ng kanilang reaksyon o opinyon patungkol sa patuloy na paglaganap ng iligal na droga sa bansa at sa labas ng nasyon. At panghuli, nakabubuo ang mga mag-aaral ng mga posibleng sitwasyon na dulot ng paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon, dumako na tayo sa kahulugan ng expository. Ano nga ba ang expository? Tama! Ang expository ay nangangahulugang paglalahad o pagpapahayag at pagbibigay ng mga kaalaman, kabatiran, o kuro-kuro. Sa pamamagitan ng paglalahad, na ibabahagi ng tao ang kanyang ideya, ang kanyang damdamin, ang kanyang hangarin, ang kanyang paniniwala sa mga pangyayari, bagay, lugar, o kapwa-tao. Paugnay nito, mayroong 10 uri ng expository. Una, ang pagbibigay kahulugan. Sa pamamagitan nito, na ilalahad kung ano ang isang bagay o ang isang salita. Pangalawa, pangulong tudling o editorial. Kung saan layunin nitong magpaliwanag, magbigay puri, magpahalaga, magtanggol o manuligsa. Ikatlo, suring basa. Dito, matatagpuan ang mga kuro-kuro, palagay, damdamin, at sariling kaisipan ng sumulat sa binibigyang suri. Pang-apat, ang panuto. Ito ay nagbibigay ng patnubay o direksyon. Ikalima, paggawa ng tala. Dito maaaring isulat sa maikling salita, pangungusap, parirala o pabalangkas. Sa pamamagitan ng paggawa ng tala, mapagtutuunan ng pansin ang isang bagay na nangangailangan ng oras o panahon. Sunod ang sanaysay. Ito ay pagsalaysay ng isang sanay. Nigising nito ang damdamin ng isang tao tungkol sa isang mahalagang paksa o issue. Sunod ang balita. Sunod, buod o ang paglalagong. Sunod ang ulat. Ito ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon at mga dapat gawin sa mga bagay na maaaring mangyari. Panghuli, ang pita. Ito'y isang uri ng paglalahad na makikita sa mga pahayagan o magasin. Tinatawag ring kulom. Ano naman kaya ang kahulugan ng komposisyon? Tama! Ang komposisyon ay paghahalo, pag-aayos, at pagsama-sama ng mga ideya sa isang tiyak na sulatin o forma. Halimbawa ng mga komposisyon ay maaaring musika, tula, at iba pa. Ngayon, nauunawaan na ba ng lahat ang kahulugan ng komposisyong expository? Kung gayon, napakahusay pala ng aking klase. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang isang uri ng komposisyong expository. Sino ang makapagbabasa ng pamagat ng komposisyong tatalakayin? Base sa pamagat, anong uri kaya ng expository ang ating tatalakayin? Malalaman natin kung sino ang may tamang sagot pagkatapos ng mabasa ang akda. Handa na ba kayo? Ngayon, titignan natin kung mayroon nga bang pagkakaisa sa pagitan ng bawat pangkat ng sabayang pagbasa. Ngayon, babasahin ang unang pangkat ang unang talatang nakalahad. Napakahusay! Ngayon, ang ikalawang pangkat naman. Maghanda na kayo ikatlong pangkat at kayo na ang susunod.
Ngayon, ang ikaapat na pangkat naman. Katulad ng mga nabanggit ng ikaapat na pangkat, makikita sa mga larawan ang mga sintomas na ang isang tao ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon, babasahin naman ng ikalimang pangkat ang huling talata ng composition. Napakagaling ng lahat ng miyembro. Tunay ngang may pagkakaisa ang klase na ito. Kung ang may akda ng komposisyon ay tinaguri ang bata na may kakayahan, ikaw, ano kaya ang maaari mong gawin? Simple lang, di ba? By making superhero choices. At ano yun? Salamat drugs, pero di bali na lang. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa illegal na droga habang maaga pa o habang ikaw ay bata pa lamang. Ngayon, dahil tapos na nating mabasa ang komposisyon, mayroong ilang katanungan dito na kailangan natin sa... Una, ano nga ulit ang pamagat ng komposisyong binasa? Anong uri ito ng expository? Ano ang posibleng pinsala sa kabataan ng illegal na gamot? Ano ang mga sintomas na ang isang tao ay gumagamit ng illegal na gamot? Bakit itinuturing na droga ng masa ang illegal na gamot? Mahusay, mahusay! Patunay ito na hindi lamang kayo nagbabasa kundi pinoproseso nyo sa utak ang mga impormasyon mula sa ating binasa. Sa bahaging ito, aasahan ko naman na bibigyan nyong sariling pagpapakahulugan ang mga sumusunod na salita. Sino ang makapagbibigay ng kanyang kahulugan sa illegal na droga? Sa adiksyon, sa krimen, at sa masa. Napakagaling naman ng klase na ito. Ngayon, bilang paglalahat, tungkol saan nga ang binasang komposisyon? Ano ang mga sintomas na ang isang tao ay gumagamit ng illegal na gamot? Tama, ang teksto ay pinamagatang droga ng masa. Ito'y isang uri ng expositoring komposisyon. At ang mga sintomas naman na ang isang tao ay gumagamit ng droga ay ang mga sumusunod. Mapupulang mata, panghihina ng katawan, labis na pagkamasumpungin, at palaging galit. Ngayon ay magbibigay naman ako ng worksheet na kailangan nyong sagutan sa loob ng 15 minuto lamang. Makikita na mayroon lamang dalawang bahagi ang worksheet. Ito ay ang una, puna ng angkop na salita ang mga patlang upang mahusay na mabuo ang mga talata sa ibaba. At pangalawa, gumawa ng isang tulang na sa anyong malaya na may 5 taludtod lamang upang may pahawatig mo ang iyong opinyon tungkol sa mga kriming may kaugnayan sa paggamit ng illegal na droga. Ngayon, sa takdang aralin na ipapasa nyo sa susunod linggo, sa liksik ng 10 bansa, 10 bansang may pinakamataas na bilang ng taong gumagamit ng illegal na droga. Isulat ang iyong naiisip na mungkahi upang masugpo ang mga dumadaming bilang ng mga taong gumagamit ng illegal na droga sa mga bansang nabanggit. Naisulat nyo ba? Naunawaan ba? Magaling! Diyan nagtatapos ang ating aralin ngayon. At sa muli, ako nga pala si Giselle L. Dumalag ng BSED Filipino 2A, ang inyong online teacher sa asignaturang pagtuturo at pagtataya sa makrong kasanayang pangwika. Maraming salamat!